Before we continue, please like, share, and subscribe. Nagsisimula ang pelikula sa isang propesyonal na sniper na nagngangalang Henry Grogan na nagtatago sa isang field sa Belgium at inihahanda ang lahat bago hilahin ang gatilyo upang patayin ang isang pinaghihinalaang terorista na si Valery Dormav na nagsasaya sa kanyang oras sa isang umaandar na tren. Siya ay tinutulungan ng isang kapwa niya killer na si Marino na nagsasabi kay Henry tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa tren. Nang handa na siya, isang batang babae ang biglang lumapit kay Dormav na pinipigilan siyang pakawalan ang bala. Nang mawala na siya sa paningin ay agad nagpaputok si Henry at tila tumama ang bala sa target bago pumasok ang tren sa tunnel. Pagkatapos ng misyon, sinabi sa kanya ni Marino na humanga siya sa putok dahil saktong tumama ito sa leeg ng target. Ni-record pa niya ang insidente gamit ang kanyang telepono na agad namang inutusan ni Henry na burahin. Pagkatapos ng pagpatay, si Henry ay nakaramdam ng pagsisisi at nagpa siya na magretiro mula sa mapanganib na trabaho habang patuloy siya nitong pinagmumultuhan bago matulog. Hindi nagtagal, binisita siya ni Del Patterson. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kung paano ang isang maling hakbang ay maaaring wakasan ang buhay ng inosenteng batang babae at ihayag ang kanyang plano sa pagre-retiro niya, umaasa na makakamit niya ang kaunting kapayapaan para sa hindi na muling pumatay. Pagkatapos ay umarkila siya ng bangka kung saan nakilala niya si Danny, isang agent na nagpapanggap bilang isang administrator. Ginamit niya ang bangka upang puntahan si Jack na kalaunan ay nagpahayag na si Dormav ay hindi isang terorista, ngunit isang molecular na biologist. Lumalabas na ang file na binasa ni Henry tungkol sa kanya ay na-spike kaya hiniling niyang makipag-usap sa impormante ni Jack na si Yuri upang ayusin ang mga bagay-bagay. Samantala, ang encuentro at ang buong pag-uusap ay binatikos ni DIA Director Janet Lasseter at Gemini CEO Clay Voorhees. Napagtanto na maaaring alam ni Henry ang classified na impormasyon, nakikipagtulungan si Clay kay Lasseter upang maalis ang sniper dahil natatakot sila na siya ay isang banta. Bumalik kay Henry, nakaramdam siya ng kakaiba sa bangka at nakita niya ang isang wire na nakasaksak dito. Agad niyang hinarap si Danny at pinaghinalaan niyang isang espiya sa DIA. Itinatanggi niya ang akusasyon habang sinasagot niya ng maayos ang kanyang mga katanungan. Nakonsensya si Henry at humingi ng paumanhin, pagkatapos ay inanyayahan siya nito para sa hapunan. Kalaunan ay nalaman ni Henry ang tunay na pagkakakilanla ni Danny, na lumabas na isa sa mga agent ng DIA. Nagulat siya at inamin na siya ay isang DIA. Pagkatapos ng hapunan, naghiwalay sila habang sinasabi ni Danny na baka ito na ang huling pagkikita nila. Nang gabing yun, ang bangka ni Jack ay inatake ng mga tauhan ni Lasseter na pumatay kay Jack at sa kanyang kasintahan. Maya-maya, nagising si Henry mula sa kanyang pagkakatulog, na pagtantong may pumasok sa kanyang bahay. Agad niyang binalaan si Marino na tumakas sa kanyang bahay, ngunit huli na nang marinig niyang pinatay siya sa telepono. Inayos niya ang sarili at pumunta sa kinaroroonan ni Danny. Napagdesisyonan niyang hindi siya kasali sa operasyon, kaya baka nasa panganib din siya ngayon. Pumunta si Danny sa daungan para maghanap ng bangka kung saan siya inatake ng isang mersenaryo. Gayunpaman, hindi siya maaaring maliitin dahil nagawa niyang talunin ang lalaki habang kinukuha ang impormasyon tungkol sa nagpadala nito. Hindi nagtagal, dumating si Henry sa daungan kung saan ipinahayag sa kanya ni Danny na ipinadala ni Lasseter ang mga killer. Nagpa siya silang magtulungan at tumakas mula roon kasama ang ninakaw na bangka. Kinabukasan, clueless pa rin si Henry sa mga nangyayari habang naghihintay na sunduin siya ni Baron, ang dating kaibigan ni Henry. Samantala, si Clay ay nadidismaya sa pag-atake ng mga tauhan ni Lasseter, kaya sinabi niya sa kanya na si Gemini na ang hahawak sa sniper mula ngayon. Tinawag ni Henry si Del na nagpahayag na sina Gemini at Lasseter ang may kasalanan at wala siyang awtoridad na pigilan ang kanyang superior. Lumalabas na si Dormav ay dating isa sa mga mananaliksik ni Gemini at ang pagpatay sa kanya ay hindi direktang nagpilit kay Clay na kumilos. Sinabi ni Danny kay Henry na si Gemini ay isang private military na dalubhasa sa pagkidnap at pagpapahirap sa mga partikular na target na pag-aari ni Clay Voorhees na naging ex-superior ni Henry at sinubukang i-recruit siya at si Baron para sumali sa Gemini, ngunit tumanggi sila. Pansamantalang naglalakbay ang trio sa Colombia kung saan sinabi sa kanila ng sniper na mayroon siyang kasaysayan kay Clay.
Kinaumagahan, nagising si Henry na nakakita ng isa pang sniper na palihim na tumawid sa katabing rooftop. Inaakit niya ang sniper para makatakas ng ligtas sina Danny at Baron. Matapos makipagpalitan ng ilang putok, napagtanto niya na ang kalaban, o tinatawag na Junior, ay kamukha niya, ngunit mas bata. Nakapagtataka, si Junior ay nagtataglay din ng parehong mga kasanayan bilang Henry, kumikilos na parang siya ang kanyang doppelganger. Dahil doon, nagpumiglas si Henry na talunin siya. Sinubukan ni Henry na tumakas gamit ang ninakaw na motorsiklo, ngunit patuloy siyang hinabol ni Junior mula sa likuran, kasama ang isang ninakaw na motorsiklo. Matapos ang mahabang habulan, natama ni Junior si Henry at nahulog siya sa bike. Bago siya tangkaing patayin ni Junior, dumating ang lokal na pulis at inaresto si Henry, habang nakatakas si Junior. Salamat kay Danny, hindi nagtagal ay pinalaya siya pagkatapos ng insidente. Naglakbay si Henry at ang koponan sa Budapest upang makipagkita kay Yuri, ang impormante ni Del upang makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Sa kanilang paglalakbay, napansin din ni Danny ang pagkakahawig ni Junior kay Henry, ngunit ayaw maniwala na anak niya ito o kung ano paman. Sa kabilang banda, bumalik si Junior sa bahay ni Clay para gamutin ang kanyang sugat. Humanga ang bata sa husay ni Henry, ngunit hindi pa rin niya napansin ang pagkakahawig nila, lalo na ang mukha. Pilit siyang pinapakalma ni Clay, na ipinaramdam sa kanya na siya ang pinakamamahal na anak ni Clay. Pagkatapos, ipinakita ng CEO ang mercenaryong sesyon ng pagsasanay ni Junior Gemini at pagkatapos ay ipinadala siya sa Budapest upang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Pagdating, nakita ni Danny ang kanyang koneksyon, na si Aniko, at binigay sa kanya ang mga sample ng Junior para gumawa ng DNA test. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa iba na si Junior ay talagang clone ni Henry dahil pareho silang may identical DNA. Ang katotohanan ito ay nagiiwan kay Henry na naguguluhan. Nakilala ng trio si Yuri sa kanyang lugar kung saan ipinahayag niya na nagtrabaho si Dormav sa proyekto ng pag-clone ng Gemini at ipinahayag na si Henry ay nakibahagi sa eksperimento. Idinagdag ni Yuri na si Henry ay ipinadala upang patayin si Dormav dahil gumawa siya ng isang pambihirang tagumpay, ngunit si Clay at Dormav ay may hindi pagkakasundo dahil gusto ni Clay ng isang clone na sundalo na walang konsensya at sakit, kaya iniwan niya si Dormav mula sa proyekto. Pagkatapos ay lumipat sila sa susunod na plano. Nagpadala si Henry ng isang mensahero upang i-blackmail si Lassiter, na nagbabasa ng kanyang pang-araw-araw na gawain sa kanyang takot. Pagkatapos, tinawagan niya si Lassiter at nakipag-deal sa kanya, sinabihan siyang dalhin si Junior sa kanya bilang kapalit ng kaligtasan ni Danny. Sumang-ayon sila sa mga tuntunin at agad na inayos ni Lassiter ang pagpupulong. Nang gabing iyon, nakilala ni Junior si Danny na mag-isa sa hardin, kung saan tinitingnan niya ito upang matiyak na wala itong suot na wire. Sinira niya ang kasunduan pagkatapos ay dinala siya sa isang lagusan habang inutusan si Henry na makipagkita sa kanya doon kung gusto niyang mabuhay si Danny. Pagdating, naglagay si Junior ng grenade trap sa pasukan. Pumasok si Henry at nagawang iwasan ang bitag ng granada. Na-corner niya si Junior at pinalaya si Danny. Nakaramdam siya ng koneksyon kay Junior at tumanggi siyang patayin, ngunit gagawin ito kung kinakailangan. Ibinunyag niya sa bata kung sino talaga si Clay, gayon din ang tunay na pagkakakilanlan ni Junior habang sila ay may allergy sa mga bubuyog, mga gawi, at walang laman na pakiramdam ng hindi pagpatay ng isang tao. Hindi pa rin naniniwala si Junior sa kanya, kaya napilitan si Henry na ibunyag ang tunay na katotohanan. Sinabi niya kay Junior na kinuha ni Clay ang kanyang dugo 25 taon na ang nakalilipas at ginamit ito upang likhain si Junior upang palitan si Henry habang tumatanda siya. Ang bata ay nagsimulang mag-alinlangan, ngunit tumanggi pa ring tanggapin ang katotohanan. Muli silang nag-away, ngunit pinagbawalan ni Henry si Danny na barilin si Junior. Halos patayin ng bata si Henry bago pumagit na si Danny. Nakatakas si Junior habang ang tatlo ay agad na tumungo sa Georgia para harapin si Clay. Bumalik si Junior sa Gemini HQ at pinilit si Clay na sabihin sa kanya ang totoo. Sinabi niya sa kanya na inihayag na ito ay isang kinakailangang kasinungalingan sa kanya upang lumakas. Gaya ng inaasahan, binibigyan din siya ng matatamis na salita tulad ng pag-aalaga at pagmamahal ng isang daddy sa kanyang anak.
sa sandaling dumating ang trio sa Georgia, lumitaw si Junior at nilason si Henry ng kamandag ng pukyutan, na siya ay allergy, ngunit kalaunan ay na-neutralize sa isang gamot. Naniniwala ang bata kay Henry at nagpas siyang makipagtulungan sa kanila para mapabagsak si Clay. Ibinahagi ni Henry sa bata ang tungkol sa kanyang personal na buhay at kanyang nakaraan. Hinihikayat niya itong huwag sundin ang kanyang miserableng buhay at humanap ng magandang layunin sa buhay. Habang nagmamaneho sila patungo sa isang kalapit na bayan, tinawagan ni Clay si Junior, inutusan siyang tumakas sa kotse. Isang tangke ang naghihintay sa kanila at nagpaputok ng misail patungo sa kanilang sasakyan. Sa kasamaang palad, napatay si Baron, ngunit ang iba ay nagtagumpay na tumalon palabas ng kotse. Ilang sandali pa, dumating sa bayan ang isang grupo ng mga sundalo ni Gemini at handang tambangan sila. Mayroon ding nakamaskara na sundalo na nagsimulang barilin sa kanila gamit ang machine gun. Nagtutulungan sina Henry at Danny para isa-isang mapatay ang mga sundalo. Mamaya ay na-corner sila dahil patuloy na dumarating ang mga sundalo at nagpasya silang magtago sa isang bahay. Nabaril sa binti si Danny at wala na silang mga bala. Samantala, hinarap ni Junior ang kanyang adoptive father na sinasabi sa kanya na bawiin ang pag-atake. Sinabi sa kanya ni Clay na kailangan ang pagpatay kay Henry, ngunit sa wakas ay tumanggi si Junior na sundin ang mga utos at inatake si Clay. Sa huli ay nagawa niyang patumbahin si Clay at tumakbo para tulungan sina Henry at Danny. Dumating siya sa oras at inalis ang mga umuusbong na sundalo. Matapos malinis ang lahat, hinarap sila ng mga sundalong nakabaluti at nakamaskara, pinaputukan sila ng espesyal na sandata. Ito ay 3-1 na sitwasyon at ang sundalo ay inyon sa mga bala. Nakapagtataka, ang sundalo ay inyon na rin sa apoy matapos siyang sunugin ni Danny. Nang walang pagpipilian, kinuha ni Junior ang sandata at sinimulan siyang barilin nang walang awa hanggang siya ay bumagsak. Inalis nila ang maskara na nagpapakita na ang sundalo ay isa pang clone ni Henry, ngunit sa isang mas bata na edad kaysa kay Junior. Nagkamalay si Clay at hinanap ang iba. Sinabi niya kay Henry na dapat siyang mambola dahil siya ang inspirasyon sa likod ng lahat ng ito. Sinabi niya sa kanila na ang tunay na layunin ng paglikha ng Gemini ay upang lumikha ng perpektong mga sundalo na hindi nakakaramdam ng sakit at takot kaya walang mga Amerikano ang kailangang mamatay muli mula sa mga digmaan. Itinutok ni Junior ang kanyang baril kay Clay, sinusubukang patayin siya, ngunit pinigilan siya ni Henry dahil ayaw niyang maranasan niya ang parehong pagsisisi at trauma mula sa pagpatay ng mga tao. Kinuha niya ang baril at pinatay ang CEO mismo. Ang Gemini program ay kasunod na isinara at ang bawat clone ay inalagaan. Sa pagtatapos ng pelikula, nakita ni Henry si Danny sa kolehiyo kung saan pinalitan ni Junior ang kanyang pangalan ng Jackson Brogan, ito ay middle name ng ina ni Henry, sa wakas ay may opisyal na siyang pagkakakilanlan at nais na ituloy ang kanyang kinabukasan sa mundo ng engineering. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panunood.